Hi guys, so we're back again po para sa ating new topic. So ang topic ngayon natin ay about how to train your kittens na maging litter trained sila. So dito po sa ipapakita namin ngayong video ay malalaman yung mga dapat gawin para ma-train sila na gumamit ng litter box. So mag-start na po tayo. Usually po, nag-start po ang pag-train ng kitten mga around age of 4 weeks hanggang 6 weeks old. So, since medyo malit po sila, hindi po tayo gagamit ng regular size na litter box kamukha nito. Ang ginagamit namin kapag mga ganong edad po, like this one po, yung malit lang po muna na litter box, saka yung medyo mababa. Ang purpose po kasi noon, para po mas madali silang nakakasampa sa litter box. So pagka po kasi gano'n, mas madali sila matrain dahil kapag naramdaman nilang kailangan nilang mag litter box, mas easy access po sila sa pagpunta saka sa paglabas po sa litter box. So ang ano naman po, ang madalas pong tanong, ano po bang ginagamit na saan? So may mga regular anti-litters ang tayo, like ito po, Meowtech. May mga iba't ibang flavor din po. Ay, may mga iba't ibang scent din po siya. May pandan, may coffee. Saka ito po, grapes. Mga latest scent po nila. May iba rin sila ng scent like lavender. Ano pa ba isa? Lemon ba isa, no? Saka apple. So, pag po sa mga gatong age na kitten, ang number one i-observe nyo po kung anong reaction nila dun sa gagamitin yung scent. Kasi yung usually po, yung mga ibang kitten kinakain nila yung sand eh. So kapag na-observe nyo pong ganun po yung ginagawa nila, huwag nyo po muna silang gamitan na regular litter sand. Ang pwede lang pong gamitin ay yung mga sand na like yung non-clumping sand, like ano pa ba yung non-clumping natin, yung corn base, saka wood pellet. Yan yung po yung mga usual po na pwede natin ipang alternate po. Ang ano lang kasi doon, dapat po daily pinapalitan natin sila, kasi since non-clumping sila, yung wiwi nila andun lang din halos. Saka since wala rin silang scent, medyo makangamoy po kung hindi po natin sila papalitan agad. Kung wala naman po kayo mabilan ng mga ganong klaseng scent, isa po kasi ginagamit namin paper po pag talagang na-observe namin silang ano, nakain nila yung sand. So ang gagawin nyo lang po, i-cut nyo lang po siya para po maging parang temporary muna nila na pwede silang mag-litter, no? Kakat lang siya maliliit. So habang sila po habang sila hindi pa ganong train at meron pa rin silang tendency kumain ng sand nila, pansamantala po, paper lang muna or kaya yung mga binanggit namin kanina na ano, na pang alternative. So same din po ito, no? So araw-araw lang din po siya papalitan. So medyo damihan nyo lang po para po maging alternative nila sa litter sand. Pag po napansin nyo po siya na hindi naman na niya kinakain, saka natin po lilipat sa ganong klaseng sand. So, ano po pala tandaan po na pwede na silang i-train sa paggamit ng litter sand? Kasi kung mapapansin nyo po, age from birth to at least 2 to 3 weeks po, halos wala pa kayong nakikita ng poops or wiwi sa paligid. Kasi nga po, yung mamakat nila, sila pa yung nag-a-assist sa pagpupo at pagwiwi ng mga kittens. Since hindi pa nila kaya magpupo or magwiwi sa sarili nila, kaya po ano, halos wala kayong makita. So ang number one sign po na pwede na natin silang start mag-training ay kapag may mga nakita na kayong mga pupo sa pinila, no? Pupo at wiwi. So yun po ang magiging parang panukat natin kung pwede na silang i-train. So once po kunyari na ano na may nakita na kayong gano'n, pwede nyo silang i-try
patong sa inyong ano, sa inyong litter box para po malaman nila na pwede sila magpupo doon or magwiwi. Ngayon po, kung meron na silang litter box at wala pa rin kayong nakikitang pupo at wiwi doon sa litter box, ang next yung pong gagawin, kumuha kayo ng sample ng pupo nila na doon sa mga sapi nila, tapos itatransfer nyo po doon sa litter box. Saka nyo po sila ulit ibabalik sa litter box. Para kapag naamoy nila yung pupo nila na andun sa box, yun po yung time na parang marirealize nila na doon pala dapat siya nagpupupo at nagwiwiwi. So mag-open tayo ng isang san. So try natin sa isang san ng Yauto. Ayos natin ito. So paggamit po ng sun, kailangan po at least mga about 4 to 6 inches po dapat ng ang ano, thickness niya, no? Para po mas ma-cover niya yung poops. So kapag napansin nyo, pwede na siyang gumamit ng gatong klaseng sun at din niya na kinakain. Pwede kayong gumamit na yan. Pwede nyo rin pong i-assist sila. Halimbawa, paano po mag-dig. Kasi nakapagpa-stimulate din po sa kanila yan na para malaman nila na pwede nang gamitin yon. Kasi ang mga cats naman na naturally naman talaga sila na nagdidig talaga pag sila ay magpupupo at magwiwiwi. So ang kailangan lang kasi talaga meron talaga sila makitang place na pwede silang magpupo at magwiwi. So kailangan lang po na stimulate mo sila na para malaman nila na yung area na yun, doon sila pwedeng gumamit ng litter box. So may mga nagtatanong din ba gano'n daw ba katagal mag little train ng kittens. Actually sa experience namin, may mga time talagang halos wala pa isang araw eh. May makikita ka ng mga poops at wiwi doon sa box na obviously galing talaga sa kitten, kasi mas makita nyo, mas maliliit talaga yung clumping ng wiwi ng kitten. Pero may mga time pa rin na may makikita pa rin kayong pupo sa mga sapi nila. So ang lagi nyo lang pong gagawin, pag may nakita kayong ganun, kukunin nyo agad at itatransfer nyo sa litter box. Para kung sino man kitten yung may-ari nun, malaman nila na doon pala dapat sila mag-litter. Saka, lagi nyo rin pong papalitan po yung sapi nila. Kasi, pag palagi nilang naamoy na may ihi doon, saka amoy ng pipi, pupo nila, meron tendency na doon pa rin sila talaga mag-litter doon sa may part na yon, sa mga pinagwiwian nila. So importante po palagi pong lilinisan yung area nila, papalitan palagi yung sapin. Same din po sa sun, kailangan pa rin po kailangan po twice a day po mag-scooping kayo para po palagi malinis. So that's all lang po at maraming salamat po. Pa-like, pa-subscribe na lang po sa aming YouTube channel for more upcoming videos po. At sa mga may mga gusto po pong i-feature sa aming vlog, paki-comment na lang po below. Salamat po.